Magandang umaga mula sa Northern Nagilian National High School. Ako ang inyong guro, si Ginang Eva A. Calica sa asignaturang Filipino 9. At ating tatalakayin ang unang module ng ikatlong markahan na may pamagat na Parabola mula sa Palestine, Panitikan ng Timog at Kanlurang Asya. Halina kayo mga minamahal kong mag-aaral ng Northern Nagilian National High School at simulan na natin ang paglalakbay. Sa pag-aaral sa module na ito, inaasahang malilinang ang mga pinakamahahalagang kasanayang pampagkatuto. Mula sa aspetong pag-unawa sa binasa, napatutunayang ang mga pangyayari sa binasang parabola ay maaaring maganap sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Ikalawang kasanayan. Napatutunayang ang mga pangyayari at o transformasyong nagaganap sa tauhan ay maaaring mangyari sa tunay na buhay. Mula pa rin ito sa aspetong pag-unawa sa binasa. At ang ikatlong kasanayan, mula sa aspetong pag-unlad o paglinang sa talasalitaan, natutukoy ang pinagmulan ng salita or ito ang etimolohiya. MMK, maalaala mo kaya, mula sa ikalawang markahan na sa kabuuan ay tungkol sa Silangang Asya. Silangang Asya na binubuo ng mga bansang Japan, North Korea, South Korea, Taiwan, China, at Mongolia. Mga bansa na magkakaiba mula sa kanyang panitikan. Alin sa mga bansang ito ang tumatak sa iyong isipan dahil sa taglay niyang panitikan? Sa karanasan, may aral na natututuhan. Maglista ng mga karanasan sa buhay ngayong new normal at ang mga natutuhan mo mula rito. Gayahin ang format ng Grapes Organizer sa iyong sagutang papel. Mula sa larawang ito, binubuo ito ng maraming mga butil. Ngunit, magtala ka lamang ng limang mga mahalagang karanasan na may natutunan ka ngayong new normal. Mula sa gawain ito, alam kong daman ninyo ang pagkalugad sa inyong mga karanasan at natutunan sa buhay. At ngayon, inyong mapapanood ang isang maikling video clip na tunay namang inyong kapupulutan ng aral at maiuugnay sa totoong buhay. Ito ay may pamagat na ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Mateo 20, talata 1, 16 sa Bagong Tipan. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapupunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-ikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-ikalabing dalawa ng tanghali
at nang mag-ikatlo ng hapon. At sa ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-ikalima na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo rito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho kayo sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Nagreklamo ang mga nagtatrabaho sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuli ay mauna at ang nauna ay mahuli." Iyong napanood ang maikli, payak, ngunit malaman na video clip. At ngayon, ating alamin ang antas ng iyong pangunawa. Basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na tanong. Sagutin ito sa iyong sagutang papel. Unang katanungan, bakit ubasan ang tagpuan sa parabola? Bakit ubasan ang tagpuan sa parabola? Ikalawang tanong, halimbawang isa ka sa mga manggagawa na maghapong nagtrabaho at nagtiis sa ubasan, tatanggapin mo rin ba o hindi ang kaparehong upa gaya ng kasama mong manggagawa na nagtrabaho ng mas maikling oras kaysa sayo? Ipaliwanag ang sagot. Pangatlong katanungan, kung isa ka sa mga manggagawang tumanggap ng isang salaping pilak kapalit ng mga maghapong pagtatrabaho mo, kumpara sa kasama mong mas kaunti lamang ang oras ng kanyang pagtatrabaho, magrereklamo ka ba? Bakit? Ikaapat na tanong, kung ikaw ang may-ari ng ubasan, pare-pareho rin ba ang upa na ibibigay mo sa mga manggagawa? Bakit? Ang huli at ikalimang tanong, ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Jesus na ang nahuhuli ay nauuna at ang nauuna ay nahuhuli? Para iyong mas maunawaan ang nilalaman ng ating parabola, ating gawin ang paglinang ng talasalitaan. Ibigay ang hinihinging kahulugan ng mga salita, hawo sa parabola sa diagram. Gayahin ang format sa sagutang papel. Sa pagbibigay ng kahulugan sa mga salita, kailangang alamin ang pagkakaiba ng
literal na kahulugan. Ito ay mga kasing kahulugan na salita. Simbolikong kahulugan. Ito naman ay mga idea na nire-representa batay sa guhit sulat. At ang espiritual na kahulugan, ito ay mga salitang representasyon batay sa pananampalataya. Ngayong alam mo na ang pagbibigay kahulugan sa mga salita, simulan na natin ang gawain. Unang salita ay tungkol sa ubasan. Ang salitang ubasan. Bigyang literal na kahulugan, simbolikong kahulugan, at espiritual na kahulugan, ang salitang ubasan. Ang ikalawang salita naman na iyong bibigyang kahulugan ay ang salitang manggagawa. Bigyang literal, simboliko, at espiritual na kahulugan ang salitang manggagawa. Ang ikatlong salita mula sa ating parabola ay ang upang sa laping pilak. Bigyang kahulugan sa literal, simboliko, at espiritual na pagpapakahulugan ang salitang upang sa laping pilak. Ang huling salita ay ang oras. Ibigay ang literal na kahulugan, simbolikong kahulugan, at espiritual na kahulugan ng salitang oras. Mahusay! Ngayong alam mo na ang mga kahulugan ng mga salita sa literal, simboliko, at espiritual na pagpapakahulugan, lubos mo nang mauunawaan ang ating parabola. Dagdag pa dito, ating bigyan diin ang alam mo bang ang parabola ay nagmula sa salitang Griego na parabole na nagsasaad ng dalawang bagay. Maaaring ito ay tao, hayop, lugar, o pangyayari para paghambingin. Ang parabola, ito ay isang akdang pampantikan na kapupulutan ng gintong aral. Karamihan sa mga salaysay nito ay mula sa Biblia. Ito ay makatotohan ng pangyayaring naganap sa panahon ni Jesus. Ito ay batay sa nakasaad sa banal na aklat. Ang parabola din ay may mga aral na mapupulot, mga patnubay sa marangal na pamumuhay ng mga tao o nananampalataya kay Jesus. Ito ay may mga mensahe na isinulat sa paraang patalinghaga. At ang parabola ay binubuo rin nito ang ating moral at espiritual na pagkatao. Bukod sa inyong napanood tungkol sa talinghaga sa may-ari ng ubasan, marami pa tayong mga halimbawa ng parabola mula sa Biblia. Ilan sa mga ito ay ang mabuting Samaritano, ang talinghaga tungkol sa likod na di marunong magpatawad, talinghaga tungkol sa 10 dalaga, ang nawala at natagpo ang tupa, at ang alibughang anak. Ilan lang ang mga ito na makikita nating mga kwento mula sa Biblia, at marami pang iba. Ating bigyang diin ang salitang talinghaga. Inyong makikita sa mga pamagat sa pagpapatuloy nating pagbabasa ng mga parabola. Ang salitang talinghaga ay mga pahayag na kung saan may nakatagong kahulugan. Mula sa pagbibigay kahulugan sa salitang talinghaga, ako'y lubos na umaasa na inyong mauunawaan ang bawat parabola na inyong mababasa. Ayan, alam kong lubos mo nang mauunawaan at mabibigyang halaga ang isang uri ng akdang pampanitikan. Ito ay ang parabola. Panahon na para ating alamin at sukatin ang iyong pag-unawa mula sa parabola. Pangyayari sa parabola,
iugnay mo na. Ang gawain ito, kailangan mong magbigay ng dalawang pangyayari mula sa binasa o napanood na parabola na maaaring maganap sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Patunayan ito sa pamamagitan ng pag-uugnay sa iyong sariling karanasan. Matagumpay at kayang-kaya mo nang iugnay ang iyong karanasan sa isang uri ng aktang pampanitikan. Ito ay ang parabola. Mas lalo pa nating palalimin ang iyong kakayahan sa pamamagitan ng pagtataya. Gamit ang Google Forms, create and analyze surveys for free. Sa link na ito, masusukat ang iyong kakayahan at isipan. Ganun din ang iyong kasanayan sa pagbuo at pagiging malikhain sa paggawa ng mga output. Paano? Ano? At saan gagawin ang nasabing pagtataya? Narito ang mga ilang bagay na dapat tandaan. Ang nasabing pagtataya ay nasa format na e-quiz. Ang link ng e-quiz ay aking ibabahagi sa ating group chat messenger. Kailangang sagutan at gawin ang mga kasanayang hinihingi ng e-quiz. Pagkatapos, ipasa ito sa ating Google Classroom. Ang e-quiz or pagtataya ay kailangang tapusin at isubmite bago at sa saktong araw ng March 26, 2020. Happy learning and good luck! Napakahusay! Kahanga-hanga ang iyong pinakitang kakayahan sa araling ito. Nawa ay maging matagumpay ka pa sa mga susunod na araling. Muli, ako sa Ginang Eva A. Kalika. At nais kong ibahagi ang kasabihan mula kay Simon Weil. Every perfect life is a parable invented by God. Sa Filipino, bawat perpektong buhay ay isang parabulang inimbento ng Diyos. God bless us all. Bye!